So, once again, mga kanukis, good afternoon. This is your albularyo, Jujo Shamu TV, nagbabalik mga kanukis. So, inaanyahayaan ko kayo mga kanukis kung napadaan ka at saka mga, sa mga silent viewers natin at nakaka-relate ka sa mga videong ina-upload natin mga kanukis, ano pa yung hinihintay nyo? So, please subscribe, hit the notification bell icon, select all para parati kang updated kung ano man yung mga videong i-upload natin mga kanukis. Yung topic natin mga kanukis, isa na naman itong tanong ng ating subscriber mga kanukis. Ito ay usapang sisiw. So yung tanong niya, boss, paano ba mapananatiling hindi magkasakit yung mga sisiw natin? So sa ating pagbabalik mga kanukis, yan yung tatalakayin natin, yan yung i-explain natin. Magbibigay ako ng tips mga kanukis regarding kung paano talaga natin i-maintain yung sisiw na hindi sila tatamaan ng sakit mga kanukis. So sa ating pagbabalik, titirahin natin yan mga kanukis. So mga kanukis, tapos na tayong nag-intro. So shoutout muna tayo, baka makalimutan pa natin. Shoutout pala kay Arnold Suan from United States of America, Saudi Kamama from Palawan. Shen Lindauan of Baguio City, Dani Ngitit of Nuba, Biscaya. At saka si Rasma Saji. Shoutout sa inyo mga kanukis, mga bro. So sana nasa mabuti kayong kalagayan. So ngayon mga kanukis, ito yung topic natin. Itong content talaga, madalian. So, ang tanong, paano ba i-maintain yung sisiw na hindi talaga sakitin? Kasi karamihan kasi mga kanukis, on the way, kahit na nakakulong, nakabrooder yung mga sisiw natin, yun yung mga tanong nila, tinatamaan pa rin ng yung tinatawag nating sipon, kuraisa, or kahit na ano-anong mga sakit na tumatama. So, yung explanation ko dyan mga kanukis, sa ating pagbabalik, titirahin natin yan, magbibigay ako ng tips kung paano talaga titirahin yung mga sisiw na minus or halos hindi talaga nagkakasakit. So, kumbaga, prevention is better than cure. Pero karamihan talaga mga kanukis, base sa mga eksperensya, yung mga nagtatanong sa atin, yung mga sisiw nila dumadaan talaga sa sipon, kuraisa, or kahit na ano-ano mga kanukis, hindi naman daw bumababa sa lupa. So ang explanation dyan mga kanukis, yung tinatawag nating, kung minsan kasi humawak tayo sa mga manok nating may sipon, at saka may sipon, nakalimutan nating maghanwas, or nagpapainom tayo ng bitamina, may sipon. So ngayon, hahawak tayo ng pids sa sisiw, hindi tayo nakapaghugas. Yun yung tinatawag natin mga kanukis. Yun yung tinatawag natin na biosecurity. Dapat, kung hahawak tayo sa mga malalaking manok natin, so hindi natin alam yan na may mga namuong sakit o may mga sakit na talaga. So ngayon, pag nahawak natin sa pids yan, papakain natin sa mga sisiw, yun yung explanation mga kanukis, kaya magkakasakit pa rin sila kahit na hindi na-expose sa lupa, hindi na-expose, nakabrooder. Yun yung domino effect dyan. So, para maiwasan yan mga kanukis, ito yun, biosecurity, kailangan lang talaga nating pag may bibilhin tayong manok, quarantine muna natin 14 days. So, yan, bago natin ilagay doon sa lagayan natin. Number 1 mga kanukis, kailangan lang natin talagang maghugas kamay. Kung nagpapainom tayo ng vitamins, lalong-lalo na oral, yung idaan sa baba. So, bago tayo, pagkatapos nating gumagalaw sa mga malalaking manok natin, pag gumalaw tayo sa yung nagpapakain or papakain tayo sa mga sisiw natin, kailangan hugas kamay muna tayo. So, yun mga kanukis, yun yung dahilan kaya nagkakasakit kahit na hindi na-expose sa hangin, sa area, nagkakasakit pa rin. Yun yung dahilan dyan. Biosecurity yan. So ngayon, ito yung tips ko mga kanukis para maiwasan talaga. Yun yung tinatawag natin, prevention is better than cure.
So ipiprevent natin yan. Paano ba natin ipiprevent yan? So kung nagbubrood tayo ng sisiyo mga kanukis, start tayo sa number one, kung brinubrood natin yung sisiyo natin, kailangan lang talaga hindi sila mahanginan. So kahit na wala tayong magandang brooder, wala tayong kuhan, basta ang init talaga, akma yung init, at saka hindi exposed sa hangin. At saka hindi din sila exposed doon sa mga manok na may mga sakit sa ilalim, at sa ibabaw. Kasi pumapatong yung mga manok natin, lalo lang nung naka-range. Yung number one iwasan. Number two mga kanukis na dapat mong gawin, kailangan tugma yung pakain mo. Yung pakain natin talaga is yung tama talaga sa kanila. Yung kumbaga kung di old sila up to 1 month, kailangan ang ipapakain natin is yung Integra 1. Pag 2 months na sila, Integra 2. So yun. So kailangan may vitamina tayo always. From D1, vitamina. So huwag tayong maglagay ng ibang vitamina mga kanukis na hindi akma sa kanila. Yung akma na pang impant talaga or yung pang sisiyo. Yun yung number 2 mga kanukis. Yun yung dapat nating iwasan. Number 3, ito yung tips ko number 3. Kailangan mga kanukis, magbakuna tayo. So kailangan ibiwan natin yung manok natin. Magbibiwan talaga tayo, biwan. So good for kung biwan mga kanukis, pwede yan mabiwan natin. Ibig sabihin ng biwan, yung biwan lasuta. Lasuta pa rin yan mga kanukis. So ipatulo sa mata or sa ilong. Yun na mga kanukis. Prevention yan para sa yung tinatawag nating prevention yan para sa tinatawag nating NCD or Newcastle or Atay. So yun, B1. So from the old up to, actually may video na tayo dyan mga kanukis, yung vaccination. So yun, ikumpletuhin natin yung bakuna natin, Paul Pax, at saka Kuraisa. So kung kaya natin. So yan, number 4, ito yung pinaka the best talaga, number 4, ugaliin natin mag, yung tinatawag natin, every month talaga mga kanukis, from D1, pag dumating siya ng month old, kailangan nating i-undergo yung manok natin sa tinatawag nating bacteria flushing. Bakit iba bacteria flushing natin? So, kasi mga kanukis, baka may makalusot, yun yung sinasabi ko, prevention is better than cure. Paano ba natin ipiprevent? So, paiinumin na lang natin sila ng antibiotic. So, ilan bang antibiotic yung kailangan natin ipapainom? Ito, based on my experience mga kanukis, ito yung pinapainom ko talaga. Kasi pag isa lang, baka hindi magtugma. So, like for example, painumin natin sila, ibabacteria flushing natin sila, again sa sipon. Kung may malaria pala, na nakagat sila ng manok ng malaria, so patay pa rin. Nagkakasakit pa rin yon. So, useless yung gamot natin na pinapainom sa kanya dahil sipon lang. So, kung malaria at saka coccidiosis lang din yung plano natin ibacteria flushing siya para ma-prevent. So, paano kung yung ibang sakit yung tumama sa kanya? So, vice versa, pangit. So, ito yung tips ko. Ito yung number 4, ha? Bacteria flushing. Paano ba tayo nagbabacteria flushing? Bili lang kayo nito mga kanukis. Yan. Pupos ko yan. Yan yung tinatawag nating Primoxil, Doxilac, at saka yung tinatawag nating Pyristat. So, i-explain ko. Itong Primoxil mga kanukis, this is a 3-way, itong Primoxil, 3-way combination yan mga kanukis ng gamot. Yan yung may paracetamol, amoxicillin, at saka Tylosin. So magaling yan sa sipon, halak, pisik, kuraisa, basta lahat ng mga sakit-sakit regarding sa yung tinatawag nating CRD mga kanukis, yung chronic respiratory disease. At saka itong Doxilac mga kanukis, maganda din yan, magaling din yan, 2-way combination din yan, hindi na natin explain, basahin nyo na lang sa label mga kanukis. So ang number 3 mga kanukis is ito yung hindi kaya ng dalawa, Doxilac at saka Primoxil, di nila kaya yung sakit na coccidiosis, salmonella, at saka yung tinatawag nating malaria. So ngayon,
titira din tayo. Ito yung pyristat, three-way combination pa rin yan mga kanukis. Di ko na to save time, di ko na i-explain yan. So, kung makabili kayo, so, at the, kung, in other words, tatlo, primoxil, doxilac, at saka yung pyristat. Bakit? Para tatamaan natin yung sakit talaga. Kung mayroon mang sakit na namumuo or incoming, so lahat na, para hindi tayo bigo. Kasi pag isa lang yung titirayan natin sakit, sipon lang tayo, kuraisa or whatever, pagdating dito sa kabila, coccidiosis pala, di patay pa rin. Tutuloy pa rin yung sakit. So, kaya nga tinatawag natin prevention. Ipiprevent na natin lahat na ng sakit. Itong tatlong kombinasyon mga kanukis, ayun yung 101% idea ko yan. So, kung gusto nyong tirahin, pwede. Pero kung gusto, kung medyo alanganin kayo, wag. Wala namang sa pilitan mga kanukis. Basta 101% based on my experience yan. So, disclaimer lang, hindi tayo, albularyo lang tayo, hindi tayo doktor ng hayop. Pero base sa ating experience, matagal na tayo sa pagmamanok, marami na tayong hands-on man-to-man talaga. Yung kumbaga sa kwan talaga, hands-on talaga na experience. Yung true-to-life experience talaga. So, yun mga kanukis, halo nyo lang yan sa tubig, painom lang tayo ng 3 days. Maliwanag lang dyan, basahin talaga natin yung label. So, pwede yan tatlo. Pagsabayin natin sa isang timplada, and then, painom natin sa mano, sa sisyo, 3 days straight. So, 3 days straight mga kanukis, pag yung tinatawag nating prevention or yung tinatawag nating bacteria flushing. Pero pag treatment, 6 days talaga siya mga kanukis. Pero prevention ang pinag-uusapan natin, painumin nyo, halo sa tubig yung tatlong gamot, painumin nyo for 3 days. So, sa ganyang paraan mga kanukis, maiiwasan natin silang magkasakit. So, paano ba natin yan? Isang 1 month lang ba? Every month. So, pag mag-edad sila ng 1 month, bacteria flushing ka, yung tatlong gamot. 2 months, bacteria flushing ka na naman. Pag abot nila ng 3 months, bacteria flushing ka na naman. Pag abot nila ng 4 months, pwede nang hindi mga kanukis. Dahil yung 4 months kasi, medyo kuan na yan, medyo malaki na yan, kayang-kaya na nila yung mga sakit mga kanukis. So, ganyan lang mga kanukis, yun lang yung 4 na tips ko na ginagawa ko talaga dito sa yard ko. So, ulitin natin, ito yung mga gamot ha, yan, primoxil, doxilac, at saka, that is a powerful 3-way combination mga kanukis, lahat na ng sakit mga kanukis, covered yan. So, wala talagang may iiwan. So yun mga kanukis, sana nagustuhan nyo yung topic natin, sana makatulong. So inanyahan ko kayo mga kanukis, please subscribe. Hit the notification bell icon kung sa palagay nyo mga kanukis, nakakatulong, nakaka-relate yung mga video natin. So ano pa yung inaintay nyo? Tira na mga kanukis. So ito pala yung Jojo Shamu TV natin, ito yung page natin mga kanukis. Kung gusto nyo mag-like at saka follow na rin mga kanukis. So ito pala yung FB talaga natin account, Jojo Top Spin Plucker Breeder mga kanukis. Ito yung ginagamit ko ngayon dahil naka-block yung iba nating account. So kung may mga concern kayo regarding sa gamutan, conditioning or whatever mga kanukis, tira lang. At sa marami palang salamat sa lahat na nag-update mga kanukis. Nananalo sila sa mga tips natin, nakakataba ng puso mga kanukis. So keep up lang. So wala naman tayong ina-upload dito na yung tinatawag natin basura, puro talaga useful. Kasi sayang yung laway natin kung hindi magagamit yung puro chismis lang yung tinitira natin. So lahat talaga true to life story, true to life experience yan. So yun mga kanukis, hasta la vista, baby.